Oh my God, guys. Tingnan niyo naman 'to. Wala na siyang nakikitang range. So, wala nang range na kung ilang kilometer ang kayang takbuhin ng race natin, guys. But still, nandito pa rin tayo sa kahabaan nitong Almeda Road. And hopefully lang talaga na makaabot tayo sa gasolinahan. But sige, susubukan natin. Bahala na kung anong mangyari. Guys, welcome to another vlog. And for this vlog, guys, ay pupunta nga tayo sa Pasakao Camarines Sur. So, tara, punta tayo ng Pasakao. And by the way, before tayo pumunta doon, kailangan muna natin mag-refuel kasi paubos na nga ang fuel natin. So, tara. So, ayan, kita nga sa ating instrument panel na paubos na ang ating fuel. So, naka-light na, guys, yung ating fuel indicator. Ayan, ibig sabihin ay wala na tayong fuel. And ang range natin is nasa 3 km na lang daw ang pwedeng takbuhin ng ating Toyota Ray. So, ngayon, titingnan natin, susubukan natin kung ilang liters ba ang magkakasya sa tanke natin kapag ganito na yung setup natin. So, by the way, siguro mga 3 kilometers away lang din kami sa kakargahan natin na gasolinahan. So, yun, tara, let's go. Nakalagay nga dito, guys, sa instrument panel natin na 1 kilometer na lang ang range natin. So ano kaya kung aabot to sa ating papagasan dito sa Sea Oil Almeda. So sabagay, meron naman ditong mga malapit kung if ever lang na hindi natin abutin ang Sea Oil. But lagi kasi talaga ako dun eh, parokyano ako ng Sea Oil. Okay, so hopefully umabot naman tayo. By the way, 1 kilometer range pa rin naman siya. So, ayan. Medyo kinakabahan ako ng konti kung aabot to. Pero, sige, subukan natin. Naku, guys. 1 kilometer range na lang tayo. Pero, inabutan pa tayo ng traffic dito sa may ginagawang kalsada. So, hopefully talaga ay umabot tayo and hindi tayo magtulak ng sasakyan. At sige. Subukan natin. Hopefully, makaabot naman tayo sa gasolinahan. Ayan, buti at go na. Oh my God, guys. Tingnan nyo naman to. Wala na siyang nakikitang range. So, wala nang range na kung ilang kilometer ang kayang takbuhin ng race natin, guys. But still, nandito pa rin tayo sa kahabaan nitong Almeda Road. And hopefully lang talaga na makaabot tayo sa gasolinahan. But sige, susubukan natin. Bahala na kung anong mangyari. And guys, ang lapit-lapit na natin. Tanaw na natin, guys, yung Sea Oil. Ayun na yung Sea Oil, guys. Kaso lang, tingnan nyo naman, nag-traffic pa. Sana lang talaga umabot yung gas natin. Ayan, so sobrang lapit na nga natin, guys. Ayan na yung Sea Oil. Kitang-kita na natin. But yun, yung range natin, wala nang range. At kahit isang bar, wala na rin bar ang fuel natin. Ayan. Pero ayan, malapit na rin naman tayo. Ayan, nag-traffic pa. Sana wag ka na mag-traffic.
Ayan, so subukan ko na guys na lumiko. Ayan, so eto na tayo. Sea Oil Almeda. Full tank unleaded. Matik lang. Ayan, so magpo-full tank na nga tayo guys dito sa Sea Oil Almeda. Ayan, so titingnan natin kung ilang liters ang may kakarga dito sa ating Toyota Race kapag naka-empty siya, as in literal talagang naka-empty yung gas tank natin. Talagang wala ng range. Ayan, so 28 liters nga, 28.25 liters siya bago siya nag-automatic na full tank. Ayan, so ayan na, naka-full tank na ang ating Race. So kakatapos nga lang natin magpagas dito sa Sea Oil Almeda. So diretso na tayo guys sa ating pupuntahan sa Pasakao, Camarines Sur. Okay. By the way guys, still sobrang traffic pa rin dito. And ngayon dito na lang tayo guys dadaan sa Robinson's. So galing lang naman kasi tayo dyan sa Sea Oil, kaya dito na tayo dumaan para maiwasan natin yung congestion ng traffic doon sa may crossing. Akala ko doon lang traffic, dito rin pala traffic din. Ayan, so na traffic pa rin tayo dito sa may Robinson's. Grabe na talaga ang panahon ngayon kapag rush hour. Huwag ka na talaga mag-expect ng smooth na daan. Always expect na ng traffic. Ayan, so but so far, nag-move na rin naman tayo. Siguro may nag-park lang kanina. So eto na nga, palabas na tayo dito sa Robinson's. And ayan, nakaiwas nga tayo dun sa mahabang traffic dun sa may crossing ng Almeda and Rojas Road. Kahit dito, traffic pa rin. Everywhere is traffic na talaga kapag ganitong oras. By the way, ang oras natin is 5:30 in the afternoon. Kaya talagang kahit saan ka, traffic. Ayan, so nakalagpas na nga tayo sa mismong mga traffic area dito sa Naga. Ito medyo maluwag-luwag ng konti, at least moving na. So by the way, ang binabagtas natin is ito na yung going to Manila Road ito. Okay. Okay, so nandito na tayo sa Milaor. Alright guys, alam nyo guys, kapag ganitong
hapon na, yung tipong magtatakip silim na, yung nag-aagaw na yung dilim at yung liwanag, talagang napaka-relaxing mag-drive. Para sa akin ha, ewan ko kung yung iba dyan eh, ganun din yung na-feel na kapag ganitong mga oras na parang ang sarap lang sa feeling magmaneho na tamang takbong pogi ka lang, tapos nagre-relax-relax ka, parang nakaka-relax, parang therapy sa amin, pangtanggal ng stress. Sa mga mahilig magbiyahe dyan, siguro relate kayo. Alright, so nandito na nga tayo guys sa bayan ng San Fernando. Ayan, San Fernando, Camarines Sur. So eto na guys yung bayan niya. So maliit lang naman tong kabayanan. And wala masyadong traffic, tama lang. Wala masyadong traffic dito sa bayan ng San Fernando. Ayan, so tuloy-tuloy pa rin tayo guys. And by the way, ang palatandaan nga pala para masabi mo na San Fernando ka na, pag nakita mo na yung mga barrier na yan, yung island pala, island. So ito yung kumbaga magiging palatandaan mo kapag nagbibiyahe ka and nakita mo na yung mga island na yan, nasa San Fernando ka na. Dito lang kasi yan, highway, tapos meron ganyan mga island. Kahit wala na sa mismong kabayanan, kahit outside na sa bayan ng San Fernando, meron ka pa rin makikita mga ganyan na island. Kaya yan ang palatandaan mo nasa San Fernando ka. Alright guys, so papasok na nga tayo guys ng Pamplona. So eto na guys yung boundary. So dati meron ditong arko, kaya kitang-kita mo talaga yung boundary ng Pamplona in San Fernando. Kaso lang, nung nagkaroon ng widening, so tinanggal yung arko na yon. Kaya ang palatandaan ko na lang dyan, yung Bicol Petroleum. So pag dumaan ka na sa gasolinahan na yon, boundary ka na ng San Fernando and Pamplona. So eto, Pamplona na to guys. Ayan. Forsado yung overtake ni... Ayan, subukan din natin. Alright, so maluwag na nga ang daan. Malapit na nga tayo sa crossing ng going to bayan ng Pamplona and going to Pasacao. So malapit na tayo. Ayan, so kapag pupunta ka ng bayan ng Pamplona, yung mismong kabayanan, going right, so yun yung nilabasan ng jeep na yan, yan yung papuntang bayan ng Pamplona. Tayo naman, since papunta tayo ng Pasacao, dito tayo sa left. So magto-turn left tayo dito sa crossing. So ayan. And yan, madali nang madali nang mag-dilim. Kaya nag-on na tayo ng ating fog lamps. Yan. So dire-diretso lang naman ito. So ang dulo nito is yung bayan na ng Pamplona, ng Pasacao. Okay. Alright guys, so nandito na nga tayo sa Sungkaan Road dito sa Pasacao. So ayan, nandito na tayo sa malapit ang sa bayan ng Pasacao. And ito nga ang problem dito kasi dahil syempre kapag may road construction, may konting inconvenience. Pero kapag natapos na rin naman yung construction, is favorable naman sa mga motorista natin. Ayan. So buti nga at malapit na.
malapit nang matapos itong road construction dito. Sobrang hassle kasi talaga ng mga lubak dito noon. Ang tindi ng lubak dito noon. Buti at na palit. Pero, ayan, kita nyo naman, bagong palit. Pero mukhang palitan na ulit. Sobrang gaspang oh, tingnan oh. Nakita nyo yan, bagong kalsada yan oh. Pero magaspang na ulit. Ito luma na to, luma kalsada na to. Ayan, so sige, baybayin lang natin itong Sungkaan Road dito sa Pasakaw. Ayan, madami pang mga hindi pa nakatapos dito na road construction. Sinalubong ni MUX yung tricycle. Sa bagay, nakagaw naman kasi tayo kanina eh. So yan, traffic to eh. Wala namang reverse ng tricycle. Sama ng tini kuya. Nakagaw naman kasi tayo eh. Talagang hindi lang nakapag-antay yung tricycle driver at pumuslit kahit tayo yung nakago. Sungkaan Road is real, mga pare. Ayan, kakatapos lang nito pero tingnan nyo, magaspang na ulit ang kalsada. Anyway, bahala na kayo dyan sa kalsada. Ang purpose lang naman itong vlog natin is yung biyahe natin going dito sa Pasakaw. Ayan. Ayan, sumalapit na nga tayo sa kabayanan ng Pasakaw. But still guys, Sungkaan Road pa rin. Ayan, dami pa rin mga lubak dito sa lugar na to. Ayan, hopefully soon maging smooth na rin ang kalsada na to. Alright guys, so nandito na nga tayo sa mismong bayan ng Pasakaw. Ayan, so kabayanan na to. Pero yung pupuntahan kasi natin is lagpas pa siya rito sa bayan. So malapit na rin naman yun. Pupunta nga pala tayo sa Port of Pasakaw. So titingnan lang natin kung sa port ay may tubig pa. Ayan, so meron lang tayong sasadyain dito sa port. So titingnan lang natin siya. But hindi ko na yung i-cover sa vlog natin kasi yung biyahe lang talaga ang i-vlog natin. Ayan, so malapit na rin naman yun. Konting kembot na. Nandiyan na sa unahan. Ayan. Alright, so eto na nga. So, liliko na tayo. Turning left. Punta dito sa Pasakaw Port. Ayan, so kita nyo na guys, maraming mga barko dito sa port. Ayan, yung mga nakikita nyo, yung mga ilaw-ilaw na yan, barko yan. Ayan, so titingnan lang natin kung may tubig pa ang dagat. Ano yung sadya natin dito? Okay. So, nandito na nga tayo. Ayan guys, so after nga nating mag-travel ng 29 kilometers from Naga to
Pasakao, dito sa Port of Pasakao. So 29 yon kasi kanina is 33,634 ata yung mileage natin. Ngayon is 33,663 na siya. So 29 kilometers and wala nang nabawas kahit isang bar sa ating fuel. So napakatipid talaga nitong si Toyota Race natin. 2,000 years later. Alright guys, so tapos na nga natin ang sadya natin dito sa Pasakao. So pauwi na tayo. So puputulin ko na guys yung vlog dito. Thank you so much guys sa panunood. And please do subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook. So that's all guys. Thank you so much. Bye bye and God bless.